Ayan guys, good day po sa inyo lahat. Again, this is Sheila, Sheila Mio Gaming. Welcome to my stream. Ayan. Muling nagbabalik sa pag-i-stream. Alam nyo naman, daming ganap ng mga nakaraan. Ayan. Shoutout ka pala at kay Ivan. Thank you sa pag-like sa kay Sir Jimmy. Thank you sa pag-share. Shoutout din po pala kay Tadeus, kay Justin, sa kay Sir Jimmy ulit. Ayan guys, good evening sa inyo lahat. Ayan nga pala guys, the reason why hindi ako nakapag-stream. Actually, na-post ko naman na yung about dun. Pero mention ko na lang din ulit. Ayan, yung alaga akong pusa, nagpabit ako ng alaga akong pusa. So, ayun. Kaya naubos yung time kahapon, hindi ako nakapag-stream. So, ayun. Tapos ito pala guys, ha, announce ko lang. This coming December 23, meron po kaming collaboration ni Onishang. Ayan, na, ano ba yan? Actually, hindi ko pa alam kung anong time eh. Pero ang pinag-usapan namin is gabi. So, most likely, either 8 PM or 9 PM yung collaboration namin ni Esha. Ano siya guys? Christmas special siya. Hindi kami mag-games. As in, ano siya? Parang talk show. Ganun. Parang, ano lang. About Christmas special. Di pa, yung regarding sa mga topics, hindi ko pa alam. So, inaantay ko lang na inform niya ako regarding to. Pero nagbigay na ako ng mga ano sa kanya. Nagbigay na rin ako ng mga ideas kay Esha, which is galing din naman lahat sa inyo yon. Yung mga magagandang ideas ninyo is binigay ko na rin sa kanya para at least makadagdag ako dun sa ano, makadagdag ako dun sa mga ano niya. Yung parang topic of discussion ni Esha, ayun. Uy, hello kay Jex, thank you sa pag-like sa kasi Irmao. Ayan, good evening sa inyo. At saka kay Erickson Costello, thank you sa pag-like, good evening. Pwede ko na to guys ha. Yun lang. Basta antayin nyo yun. Ito ako bukas, buti nakahabol ako sa ano. Ay, nakahabol ako sa bit. Kaya ayun. Uy, hello kay Siege! Good evening, thank you sa pag-drop by. Yeah, I'm almost there. Guys, ano na to ha? Nung nakaraan, di ba, Claire Red, ano? Leon Kennedy. So this time, yung kay Claire Redfield naman yung ano. Yung work pa ako, eh, nakatulog ako kanina sa work. Ay! Ay, see, thank you sa pag-drop by, ah, Jex, kahit nasa work ka. Kurimasu special, sabi niya. Don't shoot! Get down! Again, guys, Claire, ano to, ha? Continuation po ito ng Resident Evil 2 stream ko. Pero this time, Claire Redfield. Ano naman to? Claire Redfield naman. What the hell is going on? Yung nakaraan, di ba, Leon Kennedy? Hopefully, they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Uy! Thank you sa pabuhay naman ng 100 stars, J. Guevara! Yan, maraming salamat. Grabe. Pati yung mga pastors natin, Christmas na. Hello kay Kurenai, good evening. Thank you sa pag-drop by. Wala kayo napansin sa jacket ni Claire Redfield dito sa remake. Yung jacket niya red pa din. Tapos yung logo ng parang angel sa likod. I'm not sure kung angel yun eh. Uy, thank you sa pag-share, Jay! Yung logo ng ano, yung Made in Heaven ata kung doon nagkakamali. Yung angel na nasa likod ng jacket ni Claire Redfield. Ano siya? Ano ba tawag nito? Naka-embossed lang, parang ganun. Naka-embossed, hindi siya yung patch. Kasi before, ano eh, alam nyo ba nag-cosplay ako ng Claire Redfield dati? Sa mga di nakakaalam, nag-cosplay ako ng Claire Redfield dati. Kaya, syempre, pati yung details ng jacket niya, tinandaan ko, pinagawa ko, mga ganyan. Ano to dati? Wait lang guys ha, pagganahin ko lang yung ayuda ko ha. Yung ayuda natin. Uy, nice one! Si Irmao, bagong phone! Realme, sana all. Ah, Made in Heaven, tribute sa Queen, sabing ganun ni Justin. Ah, yung bandang Queen! Leon, I see. I'm sure you beat me here. Uy, shoutout kay Golden! Thank you sa pag-drop by. Ayan guys, muling nagbabalik ang Sheila Mio Gaming sa stream. Ay, good evening, Golden! Fake me naman sa akin! Merong real me, meron ding fake me. Nice one! Ah, ayan pala yon. Yung bibili mo dapat, Irmao.
Wala nung ano ka nung nagtanong ka sa akin ng cellphone, nag-grocery ako noon kaya hindi kita nasagot, Irmao. Nasa grocery ako noon. Uy, hello kay Golden. Uy, shoutout pala kay ano kay Dan Dice Gaming. Advance happy birthday sa iyo, Dan Dice. Advance happy birthday. O nga pala, Daniel, anong pakiramdam na na maging birthday celebrant ng ano, ng December 20, yung malapit sa ano, sa December 24. Anong pakiramdam maging birthday celebrant? Totoo ba na kapag birthday celebrant doon ng December 20 to 25, yung mga tao is busy sa kanya-kanyang celebration kahit sila nakakapunta usually sa birthday ng mga friends silang ganun yung birthday. Ah, Freddie Mercury! Yeah, nakalimutan ko yung band ni Freddie Mercury, but I know Freddie Mercury. Ano ba yung kinanta ni... Ano ba yung kantang yun? Kung sikat na sikat? Bohemian Rhapsody! Yun! Claire! Hold on! I'll be right there! Okay! Yeah. Okay na, Golden. Nadala ko na sa ano, sa vet. Pinababalik ulit ako ng vet after 2 weeks eh. Helicopter just came out of nowhere. After 2 weeks, ibalik ko daw ulit. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, syempre, masaya no. Talaga. Double celebration kay Daniel eh. Isipin nyo, Christmas party at the same time, birthday niya. Tapos, Christmas celebration. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Out. Ito na yung may nasabog na helicopter na natapa. You know what that means? Yeah. Dinner time. Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now! Okay. Let's get through this. Both of us. Eh wala, mas trip ni Leon kaya dito pa rin syempre sa AW. Dito pa rin ako nakapaisip si Claire Redfield, pinabayaan lang. Pero si AW. Eh, wait. I'm a cop. Lahat na bunto yan. Mas malakas pa sa kanya si AW. Oh no. Uy, shoutout kay Christian Ke! Thank you sa pag-drop, bye! Sino yun, Sir Jimmy? Di ko kilala. Sino yun si Enrico? Kamusta nga pala, Bingming mo, boss? Ayun! Tulad nga nang sinabi ko sa post-Irma, ano? Dinala ko sa pet kahapon. Balik ko daw after 2 weeks, sabi ng pet. Natakot kasi ako, guys. Alam niyo kung bakit? Ayun nga, nagsusuka na ng ano. Yun. Ano kasi, namatayan na rin kasi ako ng alagang pusa. Kumbaga parang kailangan agad i-ano. Kumbaga hindi ko na pinagbabaka sakali na, eh baka gumaling, eh ganyan. Kumbaga kung pwedeng dalhin agad sa vet, dalhin na agad sa vet. Namatayan na kasi ako ng cat before. Uy! Hello kay TJ! Thank you sa paten stars! Grabe naman! Thank you so much, TJ! Oh, eh, ano to? Si Brad Baker sa wait lang. Apply today, RPD, hiring seminar and job fair. Monday, October 27, 1997. Ano to? Info session at 8 a.m. Written exam at 10. Oh, stars, join our team. Tapos pag bumuka pa ni Brad Baker, so pagdating ng Resident Evil 1, yung mga stars members, sila yung unang natinitsi. Wala kayo kay Leon Kennedy sa Claire Redfield, panis. Pinanis kayo ng police na first day na job sa kanang civilian na katulad, declare na walang property. Oh, bigla na lang nangyari. Nung ikinano na yun, nung kinaumagahan, parang wala pa, parang ano pa lang. Tapos nung bandang hapon na, di ba common naman kasi sa mga pusa yung ano, yung kapag napasobra ng pagkain, nagsusuka or nag-hairball, mga ganyan. Sorry ha, pasintabi sa mga kumakain dyan, guys. Sorry. Baka may mga kumakain pa sa'yo. So, yun.
pumuno naman sa mga puso pag nakaparami yung kain, nagsusukan ng airball or nag-ano. Eh kaso nung ikinahaponan, hindi ko na pinagbakasakali, pinag-inano ko man. Kasi before, may laga akong pusa, inano ko lang, eh baka gumaling pa, baka gumaling. Eh, nung dinala ko sa pet before, malalaan. Hiring sila eh, no? Magkano daw sahod pag stars, sabi ni Christian. Malalam, tanong natin kay ano, tanong natin kay Chris Redfield. Eh kaso di na pala stars member si Chris Redfield eh. Sa Gcash pinapandaan yung sweldo. Ay, may mga ganong trabaho pa rin hanggang ngayon ha. Yung sweldo nila, sa Gcash pinapasok. Doon ang pasok sa Gcash. Parang yung kakilala kong call center agent. Nakwento lang sa akin yung kaibigan kong call center agent. Ang sweldo doon nila sa Gcash daw sinisip. Training nila via Zoom Live. Talon natin kina ano, kina Chris Redfield sa kay Jill Valentine kung magkano minimum. Hello kay Alvin, thank you sa pag-like, good evening. Uy, thank you sa pag-like, DJ! Maraming salamat! Ay, ganun ba sa inyo, Irma? Yung trainee sa inyo, sa yung sahod pinapadaan sa Gcash? Hindi, may mga ganun talaga. May mga ibang work guys na, di ba yung iba sa bank account pinapadaan? Uy, hello kay Asrar! Thank you for the like! Yung iba sa Gcash, yung iba sa bank account, may mga iba sa Gcash, parang yung kaibigan ko na call center agent, sa Gcash daw sila sumusweldo, doon daw sinasend yung payment sa kanila. Yung iba sa Paymaya! Isa na ako doon. Oh, hello kay Asrar! Thank you for the share! Oh, iba Gcash, iba Paymaya, iba bank account, iba coins.ph. Hello kay Jovel! Thank you sa pag-like, good evening! Oh, kasi wala pang ATM. Pero 'di ba kapag once na working ka, required na talaga yung at least meron kang ATM. Isa sa mga pinapakuha yan eh, katulad sa amin before, pagka ano mo, pagka-accept sa iyo, hindi ka na agad na maglakad ng kailangan meron kang ano sa BPI or dapat meron kang account sa BDO. So, ikaw din maglalakad. Magkano tagalinis na CR sa RP? Hi Din Martin, thank you sa pag-like. Tapos nagulat tapos nalaman niya, ba minimum pala no, tagalinis ang CR sa RP. Ay, I see. Pati rin pala kinako rin ay. Yung sahod daw habang wala pa daw bank account, via Gcash daw ang pandalahan ng sahod. Si Irmao, alam ko ano eh. Di ba Irmao, sa talan ka nag-aano? Sa talan nagtatrabaho tong si Irmao eh. Alam ko yun eh, di ba yan yung mga lending company ang telan kung di ako nagkakamali. Hello kay Fortos Mark! Good evening! Thank you po sa pag-drop by! Eh, maraming salamat po! Again guys, mga ka-drop pay pa lang po, don't forget to comment exclamation point notify, exclamation point follow page. Or palike na lang po ng page natin, Sheila Mio Gaming. I see. Oo, yung iba, sila maglalakad ng ATM mo. May iba na ikaw dapat maglakad ng ATM. 2 weeks? Ba't parang tagal ng 2 weeks? Alam ko, 1 week lang yun, ha? 1 week lang yun, eh. Ah, collection agency! Antelan. Bakit si teleperformance man sumasahod via Gcash? Tanungin natin si Justin. Di ba Justin? Dati kang teleperformance man. Mga nagtatrabaho sa teleperformance, teleperformance man. Yan si Justin, teleperformance man. Tanungin natin si Justin. Familiar ka sa telan? Oh, alam po yan. Alam po yung telan na yan. Alam po yung telan. Hello kay Kira Yamata, thank you sa pag-like.
Bakit? But grabe naman yung agency nyo. Corina, inaabot ng 1 month para lang sa ATM. Grabe naman yun. Saglit lang. Ang pag-open, yung pag-open account ng ATM sa bangko, sa BDO saka sa BPI, saglit lang yan. As in, saglit na saglit lang yan. Hindi, matagal na kayong 1 week kung tutuusin eh. Para mabigay sa'yo yung ATM mo. Pero, the moment na nag-apply ka, saka the moment na aprubahan yung in-applyan mo savings account, the moment na binigay nila sa'yo yun, pwede mo nang hulugan yun. Alam ko, pwede nang hulugan ng pera yun eh. Ah, may bangko din kayong client. Paano na mga Teletech, HSBC, Convergys, sabi ni Golden. Sabi ni Justin, ayan, si former teleperformance ba niya si Justin eh. Mababait mga tao noon dun sa teleperformance. Di lang happy mga empleyado sa benefits. Ay, ganun? Bakit? Anong benefits meron dun, Justin? Curious ako. Ayan. May credit card ka ba, boss? Nako, irmaw ako magkaka-credit card. Wala. Tsaka never ako nag-apply sa credit card. Walang annual increase. Ayun lang. Yun lang, walang annual increase. Wala akong credit card, irmaw. Never ako nagka-credit card, saka never ako nag-apply sa credit card. Oh, hello kay Joseph Penlat. Good evening. Thank you sa pag-share. Pero alam ko, konti lang. Oh, hello kay AJD. Good evening. Grabe, mamamas ko. Oh, mamas ko ka, AJD. Sakto, dito si ano, dito si Golden. Ayan. Mamimigay ng Gcash. O, sino yung mga gusto doon mamas ko? Sa Sheila Miao Gaming. May mag-ano dito, may mamimigay ng Gcash. Sponsored by Golden. O, diba? Buti na lang, boss, wala kang credit card. Sakit sa ulo. Nako, Irmao. Paano, isipin mo, paano kukuha ng credit card? Number one. Anong bibilin ko gamit yung credit card? Tsaka number two, credit card is utang pa rin yan eh. ba? Diba? Tapos nga lang, ang credit card, kapag once na bumili ka gamit ang credit card, mas malaking dihamak ang babayaran mo kaysa bibilin mo yung isang bagay na binayaran mo ng cash. ba? Diba? So basically, mas lalo ka napapamahal. Para sa akin yung credit card, para yan sa mga taong, syempre may capacity to pay. Eh, unfortunately, di mo mo ganun kayaman or di ako mayaman. Kaya, di ko need nun. Basta mga ano yun, may tamang pinagagamitan yung credit card. Sa mga taong afford na afford yung credit card, syempre. O yun, pati si Christian na mamas ko. Ayan, tagyo si Golden. Tagyo si Golden, yung mga na mamas ko dyan. Yung mga gusto mamas ko dyan. Ah, depende sa issue ng bank. Kasi check sa try ko, BDO and BPI, wala pang 1 week. Ewan ko lang sa iba, ewan ko lang sa mga Metro Bank, sa US, sa HSBC, sa Union Bank, yan, sa PS Bank, yan, di ko alam. Ayan, Corinay, tag mo si Golden. Ano na, EJD, kapag, ano na, kapag, tawag niya to. Basta pwede na ulit yung social gathering, yung mga tato. Sabi, pinakatamang term doon, social turbaness. Basta yon kapag ganun. Sa totoo lang, against pa ako sa mga event na nagkakaroon ng mga social gathering eh. Yung, kunyari, basta mga event na nagkakaroon ng social gathering, medyo against pa ako dun. Kasi may Omicron variant eh. Diba, better to be safe. Ah, mahal-mahal mo hospital, napakamahal gumastos. Ayun. Bibigyan ka ng libreng payong. Pero need mo kumuha ng credit card. Alam na alam ni Golden ah. Alam na alam ni Golden eh. Diba? Uy, may libreng po kayo. Ay, meron po ba kayong... Ay, may credit card na po ba kayo? Ano po yung credit card dito? Ito po, meron po kayong libre. May libre po kayong payong. Sa Pinas lang pabigat ang credit card. Sa ibang bansa, kapag nag-credit card ka, gustong-gusto ng bank.
Kasi isipin mo, utang yun, utang ka sa kanila, tapos magbayad ka ng interest, di ba? Siyempre, every time nagbayad ka ng interest, kumikita na kumikita si bank. Sa Pilipinas, naku, kunyari Citibank, naku, ang daming requirements kailangan. Di ba? Ang daming kailangan ng, hindi ko lang alam kung ano yung mga requirements para sa credit card, pero yun, kasala rin mga plano kumuha. Sa Pilipinas lang talaga mark sa credit card eh. Sabi ni Irma, para sa payong. Di bali nang kumuha ng credit card, basta may libreng payong. O, di ba? Mga libreng papayong. Ano po ba yung mga inaano sa... Minabasa ako, Citibank. Ito ha. Pero kung kukuha kayo ng credit card... Kung kukuha kayo ng credit card, advice ko... Kumuha kayo Citibank. Grabe, nag-promote ako. Citibank, baka naman! Kasi ang Citibank, basta ang daming, ano, ang daming freebies ni Citibank na nakikita ko lang. Pero wala akong credit card, ah. Ano ba? May libreng pa GCash na worth 5,000, libreng discount sa Grab, libreng discount sa... Basta ang laki ng discount sa Grab, ang laki ng discount sa... Food Panda, basta mga ganun. Kaya basically, kung mahilig kayo sa mga ganun-ganun, ayun, kumuha kayo ng credit card kay Citibank. Pero syempre, lahat ng credit card utang yun. Lahat ng mga ano yun doon, gagamitin nyo, gamit yung credit card nyo, consider this utang. Ay, seryoso, Jex? May pag-open na baka ako sa Pilipinas? Feeling ko yung sinasabi mo, ano... Feeling ko yung sinasabi mo lately na lang. Alam niyo kung bakit? Sa tingin ko kung ba't mo nasabi. May nagpo-post sa Facebook. Merong mga nagki-claim sa Facebook na halimbawa, mag-a-apply kami ng BDO. Alam niyo, tatanungin ng mga tao kapag kukuha ka ng BDO card, sasabihin ng taga-BDO sa'yo, ay, bawal po ang cryptocurrency, ma'am, sir, ha? Bawal po ang cryptocurrency. Tapos kunyari, tatanong ko, ano po reason niya? Ba't kaya mag-open ng savings account? Kunyari, sabihin mo, ano po, tatanggap ng padala abroad? Example lang ha. Ay, pwede ba malaman kung sino yung nagpapadala sa'yo abroad? Pwedeng malaman yung name, pwedeng malaman yung number niya kasi kukonta mo yun. Ganon na kayo pag mag-open ka ng ano. Tapos kunyari, ang idadahilan mo naman is ganito, pang-business. Aalamin nila kung yung business mo, ganyan. Basta ganun na ngayon ang ganun na kahirap daw ngayon. Daw ha, ngayon ang pag-ano sa BDO. Pero dati nung kumuha ako 3 years ago, okay naman, wala namang hindi naman actually sobrang hirap. Ang kinakailangan lang nila sa akin, mag-open po ba kayo ng BDO? Ng savings account ng BDO. Kailangan lang po namin dalawang ID, Xerox ng ganito, bayad ng 200, yun lang. Saglit lang. Uy, si Mr. X. Yeah. Nakakape, no? By way, nasa. Bet he's not part of the rescue squad. Teka, sabi ni Jex, iwasan nyo Citibank, may catch yan? We? Anong catch nun? Anong catch na Citibank? Pero di ba kung titignan mo yung mga promo nila, parang sobrang alluring. Kumbaga parang, sabi ko, siguro kung may pera lang, kuha ako ng credit card na Citibank. Di ba, papaganong kayo? Talaga, may catch yun? Example. Kasi ang ganda ng ano, ang ganda ng promo ng Citibank. Ang dami ng mga discount. Dami freebies pag Citibank, 'di ba? Oy, hello kay Onisyang. Guys, don't forget to like and follow Onisyang saka guys. Ato ha, shoutout ko lang ha. Promote ko lang yung event namin ni yung collaboration namin ni Onisyang this coming December 23. Tapos gabi 'yon, guys. Christmas special nod kayo, guys. Drop by kayo sa stream namin. Yeah. Thank you so much si Onisyang ha. Oh! Malaki interest ni Citibank? Nasa magkano, Jex? Ang interest sa Citibank? Speaking of bank, yung BDO nagpapirma ng waiver sa mga naapektuhan ng issue na hindi magde-demanda? Wait lang. Basahin ko lang yung sinabi ni Irmao, guys. Nakiris ako dito, eh. Alam nyo ba, lately, ang dami nagreklamo sa BDO? Kasi di ba nagkaroon ng malawakang pang-hack? Puro tag-50k yun nahahack sa kanila. Yung BDO nagpapapirma ng waiver sa mga naapektuhan ng issue na hindi magde-demanda. I see. Hindi, wala na nga akong balita eh. Basta ang alam ko, maraming na-hack na BDO user eh. Pahirapan mag-open ng kapag crypto yung source ng pera. I guess it's because hindi nila control yung cryptocurrency. Alam nyo ba guys, ana ang banko, ang mga physical bank, they really hate cryptocurrency. Ayan, sobrang-sobrang hate nila ang cryptocurrency.
I think, hindi ko alam kung ano yung reason eh, pero I think the reason why they hate cryptocurrency, kasi ang ino-offer ni bank kapag mag, kapag if you are planning to time, time deposit your money, para kumita ng, halimbawa, may isang million ka, halimbawa lang, may isang million ka, dada mo i-save. Hello kay Palo Belo, kapag, let's say, kunyari, sa isang banko mo i-deposit, ipapatime deposit mo for 1 year, ang kikitain lang nun, kung di ako nagkakamali, mali nyo, mali ako, alam ko, nasa 20k lang. So, isipin nyo, for one whole year, yung isang million nyo, tutubo ng 20k. Kung, yun ay kung may isang million kayo. Let's say, sa isang million nyo, ibibili nyo ng cryptocurrency, yun ang plano nyo. Maniniwala ba kayo na mayroong mga ibang cryptocurrency dyan? Nag-research kasi ako. Example, ibibili nyo lang ng Bitcoin, ibibili nyo Ethereum, magantay lang kayo ng one day. Minsan nga one day, minsan oras nga lang eh. Bigla magkakaroon ng growth na 7.6%. Samantalang sa mga banko, kung di ako nagkakamali, hindi yata aabot ng at least 3% yun. So ngayon, si investor, kanina pipiliin mag-save. Edi kay cryptocurrency. Yan yung reason kung sa tingin ko lang ha, kung bakit hate ni banko ang cryptocurrency. Ayun. Malaki pa yung Citibank, sabi ni Golden. Ah, talaga? Malaki interest sa Citibank, sabi rin ni Irma. Sa magkano? Sa Citibank, laki na interest. Binabawi nila yung freebies nila sa annual free. Ooh, may annual fee pala ang credit card. Ang alam ko, Dex, ang fee ng credit card is monthly. Kasi, example, bibili ako ng cellphone gamit yung credit card. Halimbawa lang, guys. Bibili ako ng cellphone na worth 15,000 gamit sa credit card. Sasabihin ni ano, kunyari sasabihin sa akin ni SF. Eh ito po, kapag binili niyo po tong cellphone na po ito gamit ang credit card ninyo, ang presyo niya po is 16,000. Isipin niyo bakit mas mahal? Gasa ganun 'yun, guys. Hindi lahat ha, pero may mga ibang commodities na kapag binili niyo credit card, it is much expensive than buying it on cash. So, kung kaya niyo bilhin ng cash ang isang bagay, much better na bilhin niyo ng cash. Mas makakatipid kayo dun. It's better yet gamit na lang ng bank book, sabing gano'n ni Christian Peck. Yan ang ginagawa ng iba, Christian, yung mga takot mahak. Ang ginagawa nila, bank book. Generally speaking, banks don't like cryptos. Crypto represents decentralization for the most part. Yung mga freebies ng Citibank, barya lang sa makukuha nila sa cardholders. Taba. Tamang-tama si Irma doon. Union Bank! Ayan yung Union Bank! Ano sila? Open sila sa cryptocurrency. Kaya mag-open. Sa ito pa, guys. Napakadaling mag-open ng bank savings account sa Union Bank to the point that you can do it through online. Sa Union Bank, na-try ko na yan eh. Tagal yung setup na regardless of transaction type, the bank always win. Sabi ka na nila ni Justin. Impossible. Ah! Gamitin mo tapos bayaran mo agad para di mag-accrue ng interest. Yan. Kasi may mga tinatawag silang smart creditors, may mga gumagamit din ng credit card na hindi binabayaran agad. Lumalaki ngayon yung interest na pare. Ganun pala tactic sa credit card. Never kasi ako nakawak ng credit card. Ano yan? Sa lahat panalong banko, sabi ni Rafa. Metro Bank? Never pa nakapag-open ng account sa Metro Bank eh. Ah, one time payment mo agad. Alam ko may discount yun. Ayun! Kung kaya nyo naman yung gawin, guys. Kunyari, if you are just after dun sa discount ng isang item, kung saan kayo mas makakatipid, better yet ganun ang gawin ninyo, bayaran nyo agad yung credit card nyo para hindi mag-accrue ng interest. So, mas makakatipid pa kayo. Plus yung mga, kung ano man yung mga perks ng credit card nyo. Kasi wala pa akong ganun eh. Uy, hello kay Nelson. Good evening.
Kaya malaki discount using credit card, may partnership yung vendor sa bank. Example, si Citibank, nakipag-tie up siya. Ito yung mga alam ko ha, kay Paymaya, kay GCash, kay Grab, kay Foodpanda, yan. Hello kay Marvin Tanganiban, thank you sa pag-like. Yan, example lang yun, yung partnership ni Citibank. Sa dami ng gagamit ng credit card, hindi lahat makakabayad agad, dun sila kikita. Dun. Yun ang ano, yun ang catch. Diba? Yun ang catch nun. Grabe, usapang credit card. Medyo hirap ako makaano kay credit card kasi never ako naka-experience sa credit card kasi never ako nagkaroon ng credit card. Turns a museum into a police debit state. Card, oo. ATM card, cash card, ayan, pero credit card hindi. Tama, tama 'yung sinabi ni Irma. Bayaran mo din ng 5k kaysa magbayad ka ng minimum. Diba? Tapos alam ko may mga discount-discount pa sila eh. Sana all may credit card, sabi ni Dean Martin. Ako nga, wala eh. Yung minimum due ang catch. Minimum due pala tawag dun. Wait lang guys ah. Who was that? Woo! Kita niyo yun? Ang leaker. Payag kayo, may credit card kayo, pero ano? Hirap makabayad ng minimum due. Tsaka yung mga interest. Yung iba kasi yung credit card, ginagamit lang sa mga emergency purposes yun eh. Pero depende, depende sa tao. Sobra, nakaka-tempt. Tulad na sinabi ni Golden, nakaka-tempt. Kunyari, may bagong grito. Uy, laki ng discount pag ginamit to. Matatempt ka ngayon. Gagawin nyo. Gagastos ka. Lalaki ngayon yung gastos nyo. Tapos makikita nyo, uy, may bagong sapato sa Nike. Grito na lang. Oh. Uy, sa ano? Sa... Basta, ewan ko ba? Ba't majority ng mga lalaki na pansin ko, daming sapatos. May kakilala kasi ako dati. Nakwento ko lang. Palagi siyang ang dami niyang shoes. Tapos, akala ko, basketball player. Tapos, yun pala hindi. Basta yun, guys. Okay lang na gumastos kayo ng gumastos. Kumbaga, it's still your money, diba? Kaso nga lang, mas paganda, gagastos lang kayo ng mga bagay na kailangan ninyo or kailangan nyong gamitin ng pamatagalan. Pero advice ko lang naman yung pwede nyo namang disundin. Uy, shoutout kay Ayan Chang! Good evening! Tama na isang credit card kapag madami masakit sa ulo, sabi ni Jex. Para at least no, doon ko lang magfo-focus sa isang credit card, no? Kaysa sobrang dami. Ayun pa, isa pa yung in case of emergency, bakit? Example, may kailangan mag-hospital sa inyo, wala pa kayong cash, di pa nadating yung cash nyo, gamitan nyo ng credit card. Yun yung isa sa mga nakikita kong emergency na pwede nyo gamitan. O kaya kunyari, nasa ibang bansa kayo, wala kayong cash. Tapos hindi pa pumapasok yung pera nyo, sample lang, o pwede nyo gamitin si credit card. Yung mga ganon. Collection daw, sabi ni Dean. Oo, kaskas today, hirap in the future. Nako, Irmaw, ang tawag niya sa mga ganyan, ano? Ano ba tawag sa mga ganong klaseng tao na expenders? Yung may mag-expend. Impulse buyer. Ayun, impulse buyer, ang tawag doon sinasabi mo, Irmaw. Sa ibang bansa, dami kong magamit ng CC. Ayun, nag-lay off mga trabaho paano na magpagbabayad ng CC. Alam nyo ba guys, kapag may utang kayo sa credit card, ang alam ko ha, napag-aralan namin dati to, hindi daw kayo makukulok. Halimbawa, kunyari, laki ng bayad ng utang nyo sa credit card, tapos biglang hindi nyo binayaran, pero huwag nyo gagawin yun kasi bad yun. Ayun, hindi kayo pwede kulong kapag nagka-utang kayo sa credit card. Butihin nyo ko nag-guess, ha? Yeah! Kulit ng liquor eh. Kala mo butiki lang na nakakapit sa ano eh. Na nakakapit lang sa taas. Oh, diba? Kabisado ni Irmao. Sa collections kasi si Irmao.
Yan. Advantage ng taga-talan, no, Irmao? Oh, talaga? Sa ibang bansa, merong tinatawag na income protection, sabi ni Jex. Parang insurance kapag nawalan ka ng work. Sasahod ka ba din for ilang months? Grabe. Grabe. Sa Pilipinas lang wala. Buti pa sa ibang bansa ganyan eh, no? Kaya ang daming mga tao na nag-benefit niyan, 'di ba? Lalo na nung nagkaroon ng pandemic. Sumasahod pa din sila kahit nawalan ng work for ilang months. Grabe. Sa Pilipinas, nako. 'Di ba? Kamusta naman sa Pinas? Ayun, tama sinabi ni Irmao. Wala na kukulong sa utang, pero sira agad yung record mo. So, basically, kung gusto mo mag-open ng credit card sa ibang credit card company, hindi ka na mapagbibigyan kasi makikita yung background mo eh. Grabe, usapang credit card. Kayo guys, ilang credit card nyo? Pwede kung okay lang ha. Okay lang pala. Eh, shit. Kung totoong grenade to. Alam nyo, kung totoong... Ako yung nagtapon ng grenade sa totoong buhay, patay na ako. Seryoso, patay na ako doon. Ang lapit eh. Yung ganun kalapit, syempre sa RE, hindi. Game logic eh. Diba yung mga loan? Ayan! Tama yung sinabi ni Jex. Huwag ka lang mag-i-issue ng check na talbog. So, di bali na magkautang ka sa credit card, huwag ka lang mag-i-issue ng check na talbog. Yun ang non-bailable. Pwede kang kasuhan doon. Diba? Pwede kang kasuhan doon. Nanonood kasi ako ng Tulfo, kaya kahit papano may alam ako ng konti. Hindi ka pwede mag-apply ng panibagong credit card dahil sira pangalan mo. Sabi nga ni Christian. Sabi Jex, credit card ko, 4! Wow! Sana all 4 ang credit card! Panis! Yan, si Sir Jimmy nag-apply na doon ng credit card. At least several times and attempts were denied. Eh, ganun? Bakit Sir Jimmy? Hindi kayo na-proban for credit card just because of your sister? Di ba iba naman yung pangalan ng kapatid mo sa pangalan mo? Bakit ganun? Ginamit pa ng sister mo yung credit card mo before? Oo, totoo yun, sinabi ni Justin. Kapag totoong granada, to lasog-lasog na yung katawan ni Claire. Bakit ang lapit tong bato ko ng granada? Hindi nga na-shot dun sa bintana eh. Patay na dapat si Claire dito. Pero syempre, hindi man totoong buhay. Laro lang siya, so ayun. Same din, Kira. Kaso nga lang kasi si credit card kasi in case of emergency, diba? Maganda si credit card gamitin din. Huwag ka lang syempre yung sobrang gastos. Masakit sa bulsa credit card, mas mag-Gcash ka na lang. The most powerful weapon. Pero isa lang ginagamit mo. Ah, I see. Isa lang. At least ano eh, no? Kumbaga parang dun ka lang nakafocus sa isang card eh. Kung hawak mo platinum credit card, mayaman ka na niyan. Hindi ko nga alam yung mga ano ng credit card eh. Di ba alam ko, eto ha. Wala kasi talaga ako alam sa mga credit card. Dapat nga may alam ako dyan eh. Ang credit card yata, di ba merong golden credit card, may platinum, may ruby yata, may emerald. Ewan ko nung banko yan, ruby, emerald, gold, platinum, may black pa nga eh. Yung ginagamit tong, basta yung mga black card, yung black credit card, ewan ko yun yata yung pinakamataas yata sa lahat. I'm not sure kung si platinum or si black card, ewan ko, wala akong alam sa mga cards. Tama si Kira Yamato. Yan ang responsible spender. Dapat may pambayad ka. Kapag gagamit ka ng credit card, dapat may pambayad ka. Hello kay Paolo Christopher. Thank you sa pag-like. Depende sa credit limit. Oo nga, Irmao. Yung iba, 100,000. Yung yata lowest, may iba 50,000. Hindi ko lang... Ah! Yung yata pala yung sinasabi ni Irmao. Parang ruby yata 50, emerald 100,000. Si gold yata 1M. Platinum yata 5M. I'm not sure about
color black na credit card. Yun yata yung ano. Diba? Black credit card yung pinakamataas sa lahat. Paano ko nalaman? Basta narinig ko alam sa kulak nalaman yun? Sa kanta. Sa song, hindi ko na malala ko nung song yun. Basta sabi niya ganun. Parang sabi yata sa song na kahit gamitin mo yung black card ko, okay lang. Parang ganun. Parang basta hindi ko na malala. RCBC may black card. Kalawa ba nga rank daw sa Wild Rift, sabi ni Gold. Hindi kasi maglalaro ng Wild Rift eh. Ayan, kay Golden. Sabi ni Golden, who needs credit card if I have GCash? O, diba? Teka, sabi ka rin, Jax, yung black pinakamahal. Di ako ma-approve. Di ka ordinaryong tao pag meron ka nun. Alam mo ba, yung usual na alam ko sa mga may black card, black credit card, yan yung mga celebrity. Madalas alam ko celebrity, businessman, yan, yung mga ano. Yun yung alam ko may gano'n. Red card. Grabe, pati St. Peter card eh, amp. Wow, sana all. Hanggang gold lang. Grabe, yung gold credit card nilalang lang ni Christian. Ako, maski isang credit card, wala ako. Pero ano yun? Pero kung for emergency purposes, okay yun. Sample, natrap ka sa in the middle of nowhere. Wala kang pang gastos, diba? Isa rin yun. Maraming silbi talaga si ano, si credit card. Ayun, mga businessman, diba? Ayala, Sobel, mga artista. Yan, sa mga artista sa Hollywood. Ang marami ako, discount card. Discount card. Ako meron ako ano eh. Ano ba yun? Ah, meron akong card ano eh. Alam mo yun sa Jollibee? Ano ba yun? Shit. Ang ginago mo sa locker ko? Yan. Alam mo yun, meron akong card? Yung sa Jollibee, yung ano? Yung mag-earn ka ng points. Saka yung ano, yung Mercury Drug. Yung Mercury Drug na card. Yun. Sama nyo na time zone card. Sabi ni Joseph, Pride card. Ah, parang ano. LRT, MRT, ganun. Kaya ba ito yung tawag sa ganun? Yun, Suki card! Buti pinalala ni Sir Jimmy. Suki card pala yun. Mercury Drug Suki card. Pati Hunter's License eh. Nalala ko yung Hunter's License na yan. Di ba sinabi sa Hunter yan na kapag meron ka daw driver's license, parang it serves as credit card daw ata. Parang gano'n malala. Parang gano'n ata. Ayun, loyalty card. Yung sa Mercury Drug Suki card yun. Loyalty card yun. Yun, meron ako ng no. Watson sa yan. Pero guys, hindi ako ano. Hindi ako magasto sa Watsons. Di ba yung mga iba, pag nadaan ng Watson, bili makeup. Wait guys ha. Bili makeup. Mga ganyan, di ba? Ako, the reason why yung pumunta ako ng Watsons is gamot ang binibili ko. Yun lang. Hindi rin ako nabili ng mga kuno ng mga makeup. Mga birang-bira. Birang-bira ako bumibili ng makeup. Kasi once in a blue moon. SM Advantage card. Siyempre, majority sa atin may vaccination card na. Ilang points sa Jimmy? Nakakuha ka na ba ng planner? Nakakuha ka na ng planner ng ano, ng Mercury Drug? Ano ba yung tsura ng planner ng Mercury Drug? Ang kulit ng ano eh, ng box eh. Antique box. Beep card, sabi ni Rimao. Pati sa school eh. Nalala ko yung index card na yan. Okay, class. Get yourself your... please pass me your index card. Tatawagin ko kayo, sino yung unang mag-recite. Nakadepende kung ano yung mabubunot kong index card. O, diba? Usang-usa sa ano yan eh. Elementary, high school yan eh. Yung index card na yan. Tapos yung unang mabubunot, okay, magre-recite. O, oh, diba? Alam mo yung mga tinatanong sa amin? Tumalala. Gala ko yung index card na yan. Okay, so since nabunot sa ganito,
please recite to me the president of the Philippines in chronological order. O, di ba? Ang hirap nun. Presidente ng Pilipinas. Di ko kabisado lahat. 40 points para sa planner. Oo nga! Buti pa sa inyo, Jex. Wala kayong vaccination card na sa website. Para at least wala mawawala. Kasi isipin nyo, guys. Yun ang disadvantage ng vaccination card natin, eh. Paano pag nawala? Paano pag nalaglag mo? Paano pag nanakawan ka? Eh, di wala ka ng vaccination card. Wala ka ng papakitang proof na vaccinated ka. Ang hirap nun, di ba? Unlike kapag QR ka, nasa website, di ba na, ayan, proof ka. Kunyari, kahit mawala yung cellphone mo, eh, pwede mo pa rin ipakita na, ayan, ha, may proof na vaccinated ako. Dapat talaga ganun, eh. Website na dapat, eh. Report card. Wow, free, sabi ni Sir Jimmy. Ano ba yung mga remarks natin sa report card? Hindi ko na maalala, eh. Labis ang... Ano ba yun? Hindi ko na maalala. Yung mga nakalagay doon sa report card. Tagalog kasi yun, eh. Yung mga comments ng teacher na nasa report card. Anala kong comment ng teacher doon sa report card kaya masyadong tahimik. Hindi masyadong nakikihalubilo sa mga kaklase. Para mga ganun. Ayun. Yun yung madalas nangyalagay sa report card ko. Masyadong tahimik. Naniniwala kayo doon. And then noon kasi Jesus, ganun ako. Oh, si Mr. X. Oh, napakahinong si Mr. X. Lapit pa sa Mr. X. Anong palabas yun, Christian? Okay, better move it. Meron ba, Ivan? DOH? May certification na sila na vaccinated ka? Pwede kong ma-check yun? Meron kaya sila sa akin? Kasi diba, curious ako dun, iba na pag nawala si vaccination, ano ko, si vaccination card ko. Ano na yung papakita kong proof na vaccinated ako? Dapat may ano talaga, may certification talaga dapat sila, eh. Ay, mayroon talaga sila dapat via online, eh. Ang hirap niya pag nalaglag mo. Or na-misplace mo. Wala na. Wala ka ng proof. Mga ano pa naman ngayon, mga establishment pa naman ngayon, kakain ka somewhere. Kahanapan ka na. Kunyari, kakain ka sa Starbucks. Pwede pong makita yung vaccination passport mo. Paano pag wala kang mapakita? Unlike kapag nasa website, search mo lang. Type mo lang yung ano mo, info mo, lalabas agad doon. Yun ang disadvantage lang ng vaccination pass. Ay, sige, Ivan, pasend ako. Para ano? Grabe. Di ba rin sumuko si Mr. X? Ah, man, explain sa Netflix. Sabi ni Nelson, pero sa Pasko, handa na ba kayo? Nako. Ata. Ang ganda sagot ko, eh. Ata. Sabi ni Jex, ito na. Yung tanong ko kanina, sino yung tamang pagkakasunod ng presidente ng Pilipinas in chronological order. Tanga na, maski ako di ko alam to. Aguinaldo. Sino ba Quezon to Manuel Quezon? Quezon, Josepe Laurel, Serios Peña, Manuel Roas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay. Sino ba yung Presidente Garcia? Carlos P. Garcia? Tama ba? Ang hina ko sana, Philippine history. Makapagal, adjustado Makapagal? Ferdinand Marcos? Sino Aquino? Cory Aquino? Fidel Ramos? Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Benigno Aquino III, Duterte, saka BBM. Grabe na, predict yung future, eh, no? Meron din topic sa credit card nun. Grabe, kabisado. So talaga, hindi ko kabisado lahat yun.
Kaya tatanungin ako, sino yung mga naging presidente ng Pilipinas in chronological order? Kaya magbigay ng mga pangalan naging presidente ng Pilipinas, siguro kaya ko pa pangalan ng mga naging presidente ng Pilipinas. Pero kung sasabihin sa akin, kailangan chronological order, nako, GGWP. Hindi ko alam yung tamang pagkakasunod-sunod. Pero alam ko si Emilio Aguinaldo yung una. Hindi ko na nga lang alam kung sino yung sumunod kay Aguinaldo. Si ano pala, Manuel Quezon pala. Alam ko kasi Manuel L. Quezon, time ng ano eh, ng US occupancy yan eh, ng pananakop ng US sa Pilipinas. Jose P. Laurel, time ng Japanese, Serios Mania, Manuel Rojas, hindi ko na alam. Wala akong alam sa... Grabe, nakakaya. So talagang may libro pa ako dati nung mga presidente ng Pilipinas tungkol sa kayong mga ginawa nila. Kaya ang hina, kaya ang baba ng ano ko nun eh, ang baba ng Pilipino ko. Grabe. Mr. X never gave up. Oy. Oh no. Ano, nanampal sa ano eh. Umaatake sa kawalan eh. Ikaw din. Oh, sige. Oh. Mm. Nakabuka pa yung bunga nga mo. Gusto pakain ko sa yung bala ko. Oh, tanggal mo ka. Okay. Jose P. Laurel, nag-henshin. Sakto, time ng Japanese occupation eh. No? Under po tayo ng pananakot ng mga Japanese dun eh, nung kay Jose P. Laurel. Wala pa, di ako nakapaglaro ng operation na kung city eh. Uy, hello kay Kuya Ivan! Thank you sa pag-drop by. Good evening, good evening. Ayun, Kuya Ivan, nadala ko na sa bet kahapon. Balik ko daw after 2 weeks, sabi nung bet. Teka sa pag-drop eh, Kuya Ivan, ha? Pati Mr. X, ano yung poste ka na lang dyan? Hindi ka nagagalaw. Oy! Grabe na bati ko na jinx ko. Na-jinx ko na naman. What the F? So basically, joke lang ni Mr. X. I see. Di ba kasi ako nakakapag-Operation Raccoon City? Basta ang alam ko lang sa Operation Raccoon City, marami silang kamukha ni Hank, yung mga nakagas mask din sila lahat. Tapos alam ko pa, kailangan yata silang hanapin, patakiin yata si Leon Kennedy. Basta parang ganun yata yung story. Kasi ako nakapag-Operation Raccoon City. Wala rin naman siya doon idea sa Operation Raccoon City. Grabe. Lamig ng panahon, guys. Alam niyo sa totoo lang, nakakatulong yung lamig ng panahon. Kasi ako no, ko insomnia ako. Lamig-lamig ng panahon, ano, ang aga ko nakakatulog palagi dahil sa lamig ng panahon. Grabe. I see. Yan nga, tama nga, yung sa Operation Raccoon City. Hindi ko pa kasi nalaro. Lima ba yun? Lima characters? Doon kasi parang kalaban si Leon eh. Siya yung kailangan nyong huntingin. Ayun! Oo, team ni Hank. Teka, sabi ni Irmao. Dati, iha may hapon magtago ka. Ngayon, iha may hapon sugod! Parang baligtad, Irmao. Feeling ko hindi Japanese, parang Korean eh. Yun, uy, iya, may Korean, may OFA, so good. Diba? Malakas ba ang ano ng Japanese? Yan ang alam ko, para mas malakas yata yung ano eh, yung effect ng colonial mentality sa mga Koreans, ng mga Koreano sa ating mga Pilipino ngayon.
Oo, lamig nga eh. Sarap mag-beef pares, sabi ni Carlo. Uy, favorite ko yun, beef pares. Marami bang hapon sa Japan? Sabi nga rin ni... Parang ano, parang tinanong mo rin, marami bang Pilipino sa Pilipinas? Oo, totoo yun. Kumbaga parang let's all admit, laos na yung mga Japanese. Hindi lahat ha, again, baka may mga ma-offend sa inyo, hindi lahat. Pero let's face the reality. Hindi na ganun kain ang mga Japanese ngayon na actors. Ang in ngayon sa atin sa Pilipinas is mga Koreano. Isipin nyo ba yung mga pinapalabas sa telenovela ngayon? Korean. Ano yung mga pinapanood din nyo sa Netflix saka sa mga iba't iba sa Kiss Asian? Palabas ng Koreano. Meron ba nanonood ng palabas ng Japanese? Meron. Mga fan ng Tokusatsu. Kaso nga lang, alamin nyo rin, ano mas marami? Fan ng mga Korean novela? Fan ng mga K-pop? O fan ng mga Tokusatsu? Siyempre, mas marami yung sinabi ko kanina. Yung fan ng mga K-pop saka ng mga Korean drama. Sabi ni Kuya Ivan, noong 1990s, ang dami doon Japayuki noon. Kapitbahay namin natin, Kuya Ivan, mga Japayuki. Kaliwang bahay, kanang bahay, harap. Yan, puro mga Japayuki natin kapitbahay namin. Diba? Malakas ang K-pop ngayon, kaya nga ang Pilipinas gumawa tayo ng P-pop eh. Philippine pop. May hapon, sugod, sasageyo. Uy, wow, atsara! Ano ka gumawa ng atsara, Nelson? Mahilig ko sa atsara, lalo na kapag ihaw yung pagkain. Kapag ihaw or barbecue. Malamang isa lang naman yung ihaw sa barbecue. Ang di lang nalalaos na artista ay si Amy. Ayan! Eh, mag-agree ako dyan. Agree na agree ako dyan. Pero si Amy tumigil na siya ha. Hindi na siya ano. Hindi na siya job. Ano na siya ngayon? Parang influencer na siya ngayon. Kung nagkakamali. Basta tumigil na siya. Oh, pag sinabing Asia novela, majority Korean novela ang pinapalabas, diba? Sinabi niyong Asia novela. Asia novela ng ano. Pero pinapalabas puro mga Korean drama. Pero let's admit, maganda naman kasi talaga ang mga Korean drama. Papipiliin nyo ako guys, ano pa panoorin mo? Filipino drama, Korean drama? Eh, hindi ko na pag-iisipan yung Korean drama agad. Isipin nyo, drama ng Pilipinas, mayaman, mahirap, pangit, hindi. Oh. Tapos mukhang freak, yung isa maayos, yung isa sampalan, kabit. Diba, paut-ulit eh. Masyadong paut-ulit ang ano ng Pilipinas. Ang Korean novela, hindi. Napaka-diverse nila sa mga story nila. Sword Fight series, sabi ni Kuya Ivan. Hindi, si Amy na lang doon, di daw nasikat. Yung pinanood ko sa Kiss Asian, yung RE Born, Japanese John Wick. Mga batang 90s ang maka-Japanese, sabing it ni Irmao. Pero alam mo, Irmao, batang taga 90s. Pero may mga kilala akong batang 90s, pero fan din ng Korean novela. Ayan. Pati nga mga nanay, fan din ng Korean novela. Ayun. Ano, ito guys ha, yung ano lang, yung sinasabi ko in general ha. Iba ang ihaw sa barbecue. Gusto ko charang papaya, masarap yun, Kuya Ivan. Pero idol ko pa rin, si Cynthia Laster. Ah, yung kalaban sa ano, Bioman saka sa Masman ata. The best si Amy. Ano na siya ngayon? Ano na si Amy ngayon? Influencer na siya ngayon. Saka TikTokerist na siya ngayon. Uy, papaya. Papaya ka charang, masarap yun ha. Magaganda story ng Korean, no? Majority magaganda. Sa lahat-lahat na napapanood ko mga Korean novela, ang daming magaganda. As in, sobrang dami. Indian drama na step sa ulo buhay pa na dala pa sa hospital. Love trip, eh. Story ng Pilipino. Layuan mo, anak ko. Ito, cheque. 1M!
paulit na kasi mga palabas ng Pilipino. Kahit ayoko sa ugali ng majority ng Koreano. Ito guys ha, ayoko kasi talaga ugali ng mga Koreano. Mas gusto ko ugali ng mga Pilipino kaysa ugali ng mga Koreano. Real talk. Pero kung papapiliin nyo, ano mas gusto mo? Drama ng Koreano o drama ng Pilipino? Doon sa drama ng Koreano. Pero kung ugali, syempre mas gusto ko pa rin ugali natin mga Pilipino. Dublin? Hindi ka na panood dyan, Irmong eh. Ano ba yung pinakalasta Korean novela ang napanood ko? Hindi ko na nga rin maalala yung title. Parang Boys Over Flowers ata. Ata ha? Yun ata. Ba't walang nag-aalok sa akin yan? Sabi ng nanay, lapitan mo nga anak ko. Pero the best yung Your Lie on April at Silent Voice. Pares ko pa hindi napapanood yun. Oh, isa pa yan, yung probinsyano, di ba? Laptop sa probinsyano. Ilang taon na ba yung probinsyano na yun? Ilang years na yan? Balance, tapos biglang yung probinsyano, tinalo pa yung Itbulaga, eh, no? Sa pahabaan ng years. Years na pala yun, Itbulaga. Tapos magulat kayo, no? Tinalo bigla ng probinsyano eh. No? Ah, Chinobela. Ay, nagkaroon din yan, guys. Chinobela sa Hong Kong movies. Meron din yan. Sa ano yata, TV5 ata yun. Anime naman yan, Nelson. Doraemon sa Conan. Nung Detective Conan na yan, wala, ano pa rin nga yan? Konti, ano pa rin yan eh? Tuloy-tuloy pa. Yung Doraemon, di nga yung Doraemon, natapos na eh. Yung kwento ng Detective Conan, hindi pa rin natatapos hanggang ngayon eh. Continuous pa din eh. Hindi na magtataka one day. Kalaban ni Cardo si Nagorgo. Kailangan na nila mag-isip ng plot sa probinsya na sinindik sa lalabanan nila. Ang naalala ko guys, alam niyo ba yung palabas na ano, na Victor Magtanggol? Meron silang in-invite na foreigner dito, dun sa, na mag-guest dun sa Victor Magtanggol. Kasi parang nagkataon din, parang nasa Pilipinas din atay artista yan, parang nagbabakasyon yata. So in-invite nila, hindi ko maalala kung name nung artista, basta nasa ano daw siya eh. Artista siya sa... Ano yung pangalan ng palabas na yun? Itis ha? Ayun! Ano yung pangalan ng palabas na yun? Kung naalala ninyo. Basta merong isang actor na Amerikano na nag-guest dun sa palabas ni Victor Magtanggol. Kinuha siya yung sniper, yung sinoscope sniper. Pero papakita mo dun merong scope. Ano ba talaga? Oo nga eh. Bata pala si Conan till now eh. Ninunod ng Otsukin yung Naruto yung kalaban na eh. Game, oo! Parang Game of Thrones ata yun ano. Game of Thrones yata yun Kuya Ivan. Basta isang actor ng Game of Thrones yung kinuha nilang mag-guest doon sa ang probinsyano. Hindi ko lang maalala kung ano yung name niya. Pagkatapos, ginawa siyang kalaban ni ano. Ginawa siyang kalaban doon sa Victor Magtanggol. Basta ang ginawa sa kanya, pinagamit siya ng sniper rifle na walang scope na may... Walang scope yun para sumilip siya dun sa may scope. Pero wala naman scope yung sniper rifle niya.
character actor na kontrabida ni FPG. Sino yun, Kuya Ivan? Ang alam ko kasi parang ano yun eh, parang taga Game of Thrones siya, tratistang yun. Kulit ng scepter. Wala kayo napansin? Parang yung scepter ni Sailor Moon. Parurusan kita sa ilalim ng buwan! Tatawa ako dito. Dati naalala ko to. Kulit ng scepter. Oy! Dead. Judge Bao? Judge Bao? Hindi ko na yata naabutan yun, Aya. Encantadja? Sabi doon sa... Alam niyo kung paano ko nalaman yung about doon sa sniper na yon, yung sa may Victor Magtanggol. May napanood akong video dati ni Nico David. Doon nga sumikat si Nico David eh, yung ginawa niya ng ano si... Yung Victor Magtanggol. Ginawa niya ng review. Oh no. Sinabi niya doon. Basta parang nag-guest yun eh. Siya nagsabi. Hindi ko nga lang alam kung nung name nung ano, nung actor na yun. Basta ako kilala niyo si Nico David, YouTuber yun. Napad ko lang natin sa YouTube channel niya. Card Capture Sakura. Alam niyo ba, di ako fan ni Card Capture Sakura. Di ako nagagandaan kay Sakura. Nagagandaan ako kay Tomoy. Hindi naman kasi chicks si Sakura. Hindi naman hindi attractive si Sakura para sa akin. Ang attractive si Tomoy. Yun ang chicks. Hello kay Tony Tony, thank you sa pag-share. Tawa ako sa story ng Card Captor Sakura niya. Sabi niya, ibang favorite ko, Card Captor! Ano yung favorite mong card doon? Hindi ko na malala yung mga card cards. Si Tomoyo. Chicks yun eh. Chicks na, financer pa. Alam niyo ba yung taga-provide ng mga costume ni Sakura? At taga-provide ng costume niya si Tomoyo, siya palaging taga-tahe. Siya rin yung taga-video lagi kay Sakura. This does not sound like Chris. Teka, may tanong si Jack, sino ang best waifu sa anime? Naku po, ang hirap sagutin yun. Naku, ang daming anime. Sino doon? Teka, isip ako. Sino best waifu sa anime? Kayo guys, sige kayo muna. Sailor Moon favorite namin ng ex ko, sabi ni Irmao. Haha, pero Yamato na Dishiko, the best! Yung story ng Yamato na Dishiko, di ba ano yung parang apat na lalaking pogi, tas may kasamang ano? Ah, tao na to? Yamato na Dishiko. Si Hinata, sabi ni Din Martin. Sabi ni Irmao, si Relina Peacecraft. Ako si ano? Alam nyo ba yung Yosuga no Sora? Para sa akin, pinaka the best anime waifu ko si Nao ng Yosuga no Sora. Basta yun. Yun, para sa akin si Nao. Basta mga kagaya ni Nao, ni Hinata, si Cherry ng Saber Marionettes. Kasi ano sila eh. Alam niyo yun, wife material sila. Sobrang bahalaga nila. Kaya sila yung mga gusto ko. Yan, sina Cherry. Si Cherry kasi masikaso, malambing, sweet. Ayun, si Hinata, ganun din. Ako hindi ako naastigan kay Sakura eh. Ng Naruto Shippuden. Hindi ako naastigan kay Sakura talaga. Basta yun yung mga ganun babae na sweet, malaga. Yun. Hindi yung mga patsundere. Katulad din na. Pinakayo ko sa lahat ng babae yun, guys. Sa totoo lang. Inis na inis ako sa mga babaeng patsundere, pasungit. Mayat-maya, nakahampas. Basta ayoko ng gano'n na ano. Kumbaga parang, you already have a bad day. Pagkatapos, uuwi ka sa bahay, aabutan ka ng isang babaeng patsundere na, oh, bakit ganyan, tapos,
nakaampas sa'yo, nakasigaw sa'yo, nakamura sa'yo. Gets nyo yun? Ayoko ng babaeng ganun. Mas prefer ko yung mga babaeng yun. Kasing sweet cherry na parang, alam nyo yun? Kumbaga parang, kunyari, nasigawan ka ng boss mo, na-aksidente ka sa daan, mga ganyan-ganyan. Lahat ng mga bad luck. Tapos kunyari, susunduin ka ng isang wife na katulad ni Hinata o kaya ni Cherry na, oh, nangyari sa'yo, nakapagluto na ako. Alisig ko yung steepest mo. Oh, nangyari sa'yo, looting kita. Gets nyo yun? Mga ganun. Diba? There's no place like home. Kaya, tignan ko lang kung meron pang lalaking lalabas ng bahay para mag-inom sa bar kung ganun klase ng babae yung aabutan nila. Diba? Kaya, di nyo rin mismo sisisi minsan yung mga lalaki yung ba't nagbabar? Bakit? Mas gusto nilang umalis ng bahay, ba't ayaw lang umuwi ng bahay? Isipin nyo, uwi kayo ng bahay, tatalakan kayo ng babae, diba? Sakit sa tingan nun. Yun lang. Tsundere! Kilala mo si ano, si Taiga? Teka, bigyan kita ng example ng mga tsundere yung ugali, ha? Si Taiga! Siya yung pinakasikat na tsundere. Si ano? Wait lang, mga tsundere yung ugali. Wait lang, Irma, nakalimutan. Naalala ko kasi yung face, hindi ko maano yung name eh. Si ano pa? Si... Alam niyo ba yung... Alam niyo ba yung Oreimo? Yung babaeng blonde yung buhok ko yun. Tsundere din yun. Inis na inis ako doon sa babae na yun, sa Oreimo. Batrip na batrip ako doon. Sarap sa pukin lang eh. Sino pa ba? Basta yun, yung mga babaeng masyadong paano? Maboka, masakit sa ulo. Masakit sa ulo yung mga babaeng madada. Ayun. Golden, hindi naman anime si Honoka. Game si Honoka. Best waifu para sa akin, BRS. Puro mga games eh. Sabi ni Nelson, alam mo, ba't sila nagbabara ang mga lalaki? Kasi para mawala yung problema nila sa buhay. Eh, sa kasi para mawala yung problema sa bahay, sabi ganun ni Nelson. Kasi isipin mo, diba, you already have a body, uwi ka, tatalakan ka pa. Kaya minsan di mo masisisi yung mga ibang lalaki, ba't nagbabara, ba't nababae, or ganun. Diba? Kumbaga parang hindi palaging at fault ang lalaki sa to lang. Hindi palaging at fault. Palay nyo, mas at fault pala yung babae kasi talakere yung babae. At baka meron kayong kilalang ganyang babae, baka naman, sabi nga ni Irma. Ayun, tama yung sinabi ni Justin Nagers. Diba? Ang sakit sa tinga na magkakaroon ka ng kakilala ng ano, ng taong magnanag sa'yo. Parang, palagi nagreklamo na, ito, wika, kainom ka na naman, gato, ganyan, late ka na naman, alit ka ng sweldo mo, kailangan magbayad ka ito, kailangan magbayad ka ganyan, bla 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 bla, diba? Ang sakit sa tinga nun. Yun! Masungit na parang walang pakialam sa'yo, pero deep inside caring sa'yo. Basay sa ori mo, aya, yun. Yun. Akala nyo naman, yung mga naggers din, sila lang may problema, di nila naisip na yung mga, yung lalaki is may problema din pala. Parang the way they nag, they think sila lang may problem. Hindi nila inisip nila even the guys has problem as well. Isipin nyo, working 12 hours alone is hell already. Tapos aabutin mo sa bahay someone who will nag at you. Diba? Ang sakit sa tenga nun. Kaya sa totoo lang, ayoko ng mga taong ganun, yung naggers. Hate na hate ko. Problema sa bahay, di ba siya nagdadagdag ng problema sa ganun? O diba? Di ba siya nagdadagdag ng problema sa ganun, sabi niya. Saan? Sa pag-inom ba? Or anin? Sino? Side ng babae, side ng lalaki? Yandere, sweet-sweet ang image sa labas pero psychotic pala deep inside. Parang si ano? Si Gasayuno, ganyan. Pero kung ako nasa comshop lang ako, farm-farm lang, sabi ni Nelson. Tapos sabi ka ng Jack, saha, tapos yung nagigising ka na lang isang araw, ayaw mo na. Yun! Exactly! Tama! Kasi, alam nyo ba guys, minsan hindi nyo masisisi yung, hindi nyo masisisi, tapos ngayon kapag maghihiwalay sila lalaki sa kasi babae, eto guys, sabi ka maghihiwalay sila lalaki sa kasi babae, kasi let's say, kunyari, mali nyo, nagpaghiwalay sila lalaki. Kanino ang simpatsa? Majority sa babae. Uy, hiniwalayan ako ni ganito. Uy, kawawa ka naman. Gago talaga yung lalaking yan. Palaging ganon, alam nyo yun? Palaging sa lalaki yung blame. Kumbaga parang, why don't you look at both sides kung sino talaga nagkaroon ng problema? Lalaki ba talaga nagka-problema? Is it really him na naging problema? Kumbaga parang, you should, before you judge, you should look both sides muna. Side ng lalaki at saka side ng babae. Kaya nga sa totoo lang, ang daming, bakit mas marami
maraming lalaki ang nagpapakamatay kaysa sa babae. Kasi majority sa mga lalaki, kinikimkim lang nila yung nasa isip, yung nasa problema nila, yung sa loobin nila. Hindi sila yung type ng tao na iintindi, dapat lalaki ka, dapat iwistan mo. Pero kapag ang babae nag-iiyak, ay kawawa ka naman, tulungan kita. Pero pag ang lalaki nag-iiyak, tignan nyo, pagtatawanan pa yan. Kaya minsan nakakaawa ang mga part ng lalaki kasi hindi sila naiintindihan. Kaya minsan guys, alam yung sekreto dyan, understanding. Kailangan intindihin nyo yung isa't isa na, oh, baka may problem to. Kumbaga parang, ang hirap na nga na dyan, ano nyo, isip kaya ako ng way para mapagaan yung ano nyo. Diba, gets nyo yun? Basta mga ganun. Sabi ka nun ni Justin, I have a party with narcissistic tendency. Living kami isang taon. Took me long time to put myself together. What happened, Justin, after that? Ayan, para kay Justin. Sabi nga ni Jess, kung magmamahal kayo, na babae yung maunawain at marunong sa gawaing bahay. Gawaing bahay talaga. Story of my life, sabi nga ni Justin. Uy, grabe, daming ganun sa inyo. Nagising ka lang, tas isang araw, tas ayaw mo na. Sabi nga ni Golden, yung jowa mo na panay talak sa'yo, panay ka daw. Ayun pa! Yung panay ka games. Ito pa, yung isa pang example ni Golden. Let's say magjowa pa lang kayo. Tulad na sinabi ni Golden, yung parang sasabihin sa'yo ng babae. Kaya nga minsan, ang isang lalaking gamer, ang hirap maghanap ng isang someone na kaparehas din niya mahilig sa games. Or kunyari, nagkataon na kunyari, hindi kayo magkaparehas na mahilig sa games. Sabi sa'yo, Arbian, puro ka ML, puro ka laro. Hindi mo hindi, hindi mo mabibigyan ng time. Mas marami ka pang time na maglaro ng ML kasama yung mga kaibigan mo. Pero sa akin, wala ka ng time. Kunyari, bibigyan mo naman ng time. But kung tutusin nga, mas marami pa ngayon time na binibigyan nyo sa kanya kaysa doon sa paglalaro. Tapos maglalaro ka lang, Bayan, mas gusto mo maglaro ng ML kaysa sa akin, bla bla bla. Mga ganon, gets nyo yun. Paano ko nalaman? Diba sabi ko sa inyo palagi ako sa internet shop, there are some people, there are some students na nakikita ko na magdanag si babae dun sa boyfriend niya na lalaki na naglalaro sa net shop, gaganonan niya. Diba? Gets you? Kumbaga parang, yun lang yung time. They are playing games to entertain themselves para mawala yung stress. Diba? Kumbaga parang, tas may mga ibang babae na, hindi gusto ko namin, sabi lang yung oras nyo. O diba? E di, o diba, kumbaga parang, isn't it being selfish na aagawa mo ng time yung isang tao na maglaro ng games na nakilala mo yung tao na yan ay mahilig ka sa games tapos pipigilan mo, aagawin mo yung oras para mapunta sa'yo. Diba selfishness yun? Ayun. Kaya bagay sa mga naggers tsun-tsun, mga lalaking thought destroyer, aka walang gender-gender. Pag naita ako sa iyo, masasaktan ka talaga na tukul siya to care about other people, sabi ko na ni Aya. Sabi nga ni Nelson, kasi sa pagmamahal din man lang sa isang tao yan, dapat parehas kayong gumagawa ng paraan para magtagal to. Tama si Nelson, di ba? Give and take, dapat intindihin both parties kayong dalawa. Di ba? Si Haruka Akagi, kaya, masyadong selosa, sabi ganun ni Justin. Then ang bilis mapikon, so walking on eggshells yung interaction namin, sinasaktan din ako physically? Oh! Ito pa guys, ito pa, may sasabihin pa ako sa inyo. May mga babaeng sinasaktan ng mga lalaki. Totoo yun. Pero isipin natin, ba't siya sinaktan? Basta lagi niyong iisipin yun. Masama manakit. Ang tanong, bakit siya sinaktan? Anong nangyari? Ganun. Sa side naman ni Justin, is yung babae yung nananakit. Ito guys ha, kapag, ito guys, ito sa police station. Kapag ang babae nagsumbong sa police, sinasaktan ako. Pwede mo agad ipakulong lalaki. Pero pag ang lalaki, binubugbog ng babae, nagpunta siya sa pulis, sinasaktan na ako. Sabi ng lalaki, ang gagawin ng mga tao, tatawanan siya. Pati mga kaibigan niya, wala ka pala, binubugbog ka lang ng babae. Alam niyo yun? Yun ang disadvantage sa pagiging lalaki. Mas maraming kakampi palagi ang babae. Napatunayan, proven and tested. Mas maraming kakampi ang babae kaysa sa lalaki. Ayun. Buti pa ako nakahanap ng kapares ko kaya masaya Pasko ko, sabi nga ni Nelson. Sabi nga ni Golden, addict daw ako sa stream kaya wala daw akong jowa. Grabe naman yun, Golden. Grabe naman nagsabi sa'yo nun. Sabi nga ni Justin, then one day na lalaki pa yon just because nagkaroon ng new circle of friends, parang ang bilis nakahanap ng potential replacement. Sabi nga ni Jax Dalo, 50%. Haha, yung sinasaktan ako pero manhid ako. Sabi nga ni Dean, communication is the key. Ayun na nga eh. Ito pa, communication is the key. Meron nga communication, kaso di naman kayo magkaintindihan dalawa. Kasi gusto ni babae, siya nasusunod. Gusto ni lalaki, maintindihan siya. Ano nangyayari? In every misunderstanding,
nagkakaroon ng away. Ay in every thought na pangit, if you mistrust someone, magkakaroon ng misunderstanding. Pag nagkaroon ng misunderstanding, mawawala yung trust. Pag nawala yung trust, mag-aaway kayo. Pag nawala yung mag-aaway kayo, yun. Magkakagulo kayo. Kahit addict ka sa stream, may Gcash ka naman, sabi ka rin ni Ine. So bagay, Golden, may 500 trillion ka naman, o, diba? Grabe. Just communication, sabi ni Irma. Sabi ni Irma, ni Aya, kaya ako, bahala yung babae sa buhay niya, basta ako may Deva. Devastator, eh, Devastator. Basta yun. Kaya even tayo, guys, ngayon, dapat ganun din tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin. Tignan natin both sides. Hindi si babae tama palagi. Mali yun na babae lagi tama. Siyempre, mali rin naman na lalaki talaga na lalaki rin ng tama. Dapat check nyo yung both sides. Tama. Tama sinabi ni Nelson. Tulad ko, gamer ako, streamer, yung mga bagay na di maintindihan ng normal na person, yung multiverse world natin, sabi ni Golden. Yung pa, isa sabi ni Golden, hindi ka maunawaan na gamer ka, ano po yan? Ito pa yung i-judge ka eh, di ba Golden? Ano ba yan? Puro ka games. Isip bata ka ba? Di ba pang bata lang yan? Uy, collector ka ng mga laruan, collector ka ng toys. Isip bata ka ba? Dapat di ka nagaganyan kasi pambata lang yan eh. Dapat yung pinangkokolekta mo ng mga games na yan saka ng mga toys, dapat pinandidate na lang natin yun. Kaya bilan mo ako ng ganito, bilan mo ako ng ganyan. Dapat bilan mo ako ng ganitong pond, dapat bilan mo ako ng alas, bilan, di ba? Di ba? O, sinong relate? Sheila Meow Gaming is better than chicks. Sabing ganun ni Jax. O, di ba? Kaya manood na kayo sa Sheila Meow Gaming. O, di ba? So, tayin nyo na lang yung bantay ng home shop, sabi ni Jax. Paano pag lalaki? Kasi majority ng bantay dito, puro lalaki. Kasi, di na mag-spark yan kung ano pinit mo. Kasi yung kung puro lalaki lang gagawa, nakakasawa din, sabi ni Nelson. Ah, Transformer. I see. Ako nga, nalait. Oh! Nilait ka? Dahil sa hobby mo, Irmaw? Ano yung pag... Ito, Irmaw, share mo nga ako. Pashare nga ako ng ano mo. Paano nilait ka sa hobby mo? Na all may jowa, sabi ni Dean. Manood na lang kayo, sabi ni Nelson. Ito pa, tinanong pa kay Golden, may motor ka ba? Diba? Sabi ni Golden, Gundam meron ako. Tapos iisip mo, ay Gundam, ano ka bata? Isip bata ka pa? Collector ka ng mga laruan. Diba? Mas masaya tumambay dito, sabi ni Nelson. Thank you so much, ha. Ano yung pagkakasabi sa'yo, Irmaw? Paano ka na-judge sa hobby mo? Ang laki-laki mo na. Ito, kay Aya, sinel niya. Laki-laki mo na, nangungolekta ka pa rin ng laruan. Ano ba yan? Kung pinandidate mo na lang yan, sabi ng babae kay Aya. Sabi ni Aya, Mi, ang bata-bata mo pa, buntis ka na, kaya nga sinasabi mo pa yan. Kasi mangungutang ka ng panggatas. Burn! Laugh trip kay Aya. Gundam Death Sight, sabi ni Golden. O, diba? Doon naman kung collector ka ng Gundam Death Sight, e fan tayo ng Gundam eh. Kung di nila maintindihan yun, eh problema na nila yun. We love the anime itself, we love Gundam, diba? Ano sinabi nila doon, Irmaw? Kwento mo naman, Irmaw. What about Pink 5 and Mas Rider Black? Sabi nila, kung may first generation ka ng Gundam, it means may motor ka na. Sabi ni Nelson. Munti ka na dati kaso focus ako sa pag-aaral nun. Yung Gundam wing set, sabi ni Nelson. Diba? Ano masama magkaroon ng ano? Ng Gunpla? Ano masama magkaroon ng Gunpla na mahilig ka sa Gundam? Nagko-collecto ka ng Figma, na nagko-collecta ka ng laruan. Gawin nyo guys kung nung gusto nyo yung hobby. Gawin nyo yung hobby yung nagpapasaya sa inyo. Just because sinabihan kayo ng mga tao na isip bata kayo or magastos yan or walang kwenta, it doesn't mean na makikinig kayo sa kanila. Diba? Pera nyo naman yung in the first place, but kayo makikinig sa kanila. Saka ano ko sabihin nila kayong isip bata? Diba? Dapat sabihin nyo na sila, eh kayo nga, judgmental kayo eh. Diba? Anong hobby ninyo? Mag-bar? Mag-ano?
magtawag to, magsugal, magano, magtawag na to. Basta yung mga iba't ibang kulo mga hobby. Sabi ni Aya, basta pag tinitira yung hobby ko, lagi ko sinasabi, diretsuhin mo na, mangungutang ka. Grabe naman yun, Aya, uutangan ka lang, lalaitin pa yung hobby mo. Nako, negative sa akin yan. Pakibati naman ako, madam, sa pinsan ko na si Kan, si, na si Ann Cathy. Ato? Ano to? Snight? Snight from Seoul. Sultan Kudarat. Oy, thank you sa pa 50 stars, Chris Alev. Maraming salamat. Ganda na mga may gunpla ka, tapos picturean mo. Tapos post mo sa YouTube, kikita ka. Depende, Nelson. Pero may gumagawa niya na. Pero it is up to you kung paano mo i-deliver yon. Kung paano mo gagawin yon, kung paano ka gagawa ng sarili mong pasabog, mga gano'n, kung yung uniqueness mo, i-compare sa mga ibang gunpla builders. Malimos, magaling ka mag-customize, diba? Malimos, sobrang galing ka mag-customize. Meron pa nga yung mga nakikita ko YouTuber, dolls lang, yung mga simpleng chip lang na dolls, kino-customize na ginagawan lang, sobrang ganda. Eto, sabi ni Irmao, kasi nakita niya, nagpo-post ako ng birthday ni Pink Five. Pinagtawanan nila, hindi daw ako nagmamature, puro daw cartoons. Ay, God. Eto pa yung sinabi ni Irmao, nasabihan ka pa na ibang tao, judge ka. Ikaw nga, puro ka cartoons eh. Puro ka anime. Ano ba natutunan mo yan? Di ka ba lumalaki? Di ka ba nag-grow up? Bakit pa puro cartoons? Isipin nyo, yung anime sinatawag na cartoons. Di ba nakakainis? Kumbaga parang, kailangan ba talaga? Para mag-ano kayo? Para mag-click kayo? Kailangan pares kayo ng pinapanood. Eh kung fan talaga ng, eh kung anime fan talaga si Irmao, kung tokusatsu fan talaga siya, di ba? At saka ito pa guys eh, the fact pa na hindi alam yung tinitirang passion mo reflects their personality. It doesn't reflect your personality, but it reflects their personality. Kasi, di ba, nalait sila eh. At saka yung stupidity nila mismo na, i-judge mo na isip bata siya dahil sa mahilig siya sa tokusatsu. Well, hindi siya isip bata. You are just stupid kasi hindi mo siya maintindihan. Di ba? Nauna yung judgment mo kaysa unawain tong taong to na mahilig sa anime, na mahilig sa tokusatsu. Sabi ka na na, Jack, seryoso ako pagdating sa relationship, iiwanan ko hobby ko to make my partner happy. Pero nakakatuwa, at least marunong ka magparaya. Pero mas maganda, di ba, kapag someone na pares kayo ng hobby. Mas maganda yun. Ayun. Sabi ka na ni Aya, I mean, kasi lagi ang segue, yung kung iniipon mo na yan, o ginaganong ka, Aya? Ginaganon ka? Sasampalin ko yung Aya. Sino yan? Naiinis ako, Aya. Ako yung natitrigger. Ginaganon ka? Kung iniipon mo na yan, di sana. Alam niyo ba't ako natitrigger sa sinabi ni, yung sa sinasabi kay Aya? Kasi feeling ko ako yung ginaganon na kung iniipon mo na yan, di sana may panggastos ka na ngayon. Panggastos na sa kapalibre ka. Yun yung masama. Kaya tas mangungutang sa'yo, Aya eh, no? Di naman minamadali ang maturity kasi kung saan darating yan dahil minsan sa pagdatalan mo sa buhay basta tuto ka. Marami ka matutunan sa cartoons. Diyan mo malalaman na mas masama pala talaga si Jerry kesa kay Tom. Sabi ka ni Crystal. Cartoons. Parang sarap manood ng Plan C, Shiki, Shingeki no Kyojin. Tapos sabihin mo cartoons, Aya, no? Shingeki no Kyojin. Mga ganyan ka-brutal eh. Sama mo na yung Goblin, no? Diba? Cartoons. Panood nyo nga sa... Ang sarap sabihin, sige nga, panood nyo nga sa bata yan kung cartoons yun. Teko, ito pa, yung sinabi ni Irmao, tama pa yan, isa pa yan, napakalaking check. Check mo background nila, yung mga manlalait sa'yo, yung mga sasabihin kang isip bata dahil sa hobby mo. Kaya pang bata lang daw yun, or magastos ka daw. Mga pinagkakagastosan mo walang kwenta. Pero check mo background nila, ang hobby nila manlalaki, mag-chismis, magpakamarites, diba? Sabi ka na ni Jex, ba't ka pipili ng partner against na against sa hobby mo? Oo, tama yun, double check. Kaso nga lang, may mga tao or merong mga tao na nakakapili sila ng partner nila na against dun sa hobby nila, di ba? Ang dami niyan, parang yung kinukwento ko nga sa iyo na pares sila, kunyari, yung isa gamer, yung isa hindi, yung isa tokusatsu fan, yung isa hindi, mga ganun. So, kung ambas, eto guys, kasi yun eh, kung ambasehan nyo ng maturity ay yung interest nila, isn't it manipulation? Di ba? If you think that your mature, if yung basehan ng mga maturity nyo ay yung
personal interest nila, isn't it manipulation? For example, yun nga, tulad nga sinabi ni Irmao, mahilig siya sa tokusatsu, mahilig siya sa anime. Pagkatapos, ang personal interest ng babae, dapat mag-malling tayo, dapat manood lang tayo ng mga movie, gastusan mo ko ng ganyan. Diba? You are manipulating that person to use that person into your own gain. Diba? You are using that person in your own gain. You are not understanding this person. Yun eh. Diba? Manipulation is bad. Eto, sabi ka rin ni Aya, me, cartoons? Eh kung sa'yo na maturity ang manood ng mga mag-asawa nag-aagawan, mayayaman na nang-aapin na mahirap, mga magkapatid nagkakahiwalay, pagkapanganak, or bidang hindi mamatay-matay ng 5 years, ayoko nang tumanda, sabi ni Aya. Para nag-gets kayo sinabi ni Aya, yung mga ano, yung mga palabas sa mga Pilipino. Oo nga naman. Yung mga, maging fan ka ng mga palabas tungkol sa mga kabit, maging fan ka ng palabas ng mga mayayapan na nang-aapin ng mga mahihirap, di ba? Wala silang pake sa ginagawa mo. Basta mahalaga, masaya ka sa ginagawa mo at wala kang inaapakan na tao. Sabi nga ni Nelson. Oh, totoo yun, guys. Totoo yung sinabi nga ni Nelson. As long as walang masama sa ginagawa mo. For example, gumagastos ka ng mga figure, ng mga figma. Gumagastos ka ng mga figure, mga figma. Let's say, kunyari, mayaman ka talaga eh. 100,000, 200,000. Let's say, wala ka namang binubuhay. Wala ka namang anak. Wala ka naman dapat buhayin. 'Di ba? Ay ano naman kung gumastos ka ng mga figure or figma or ng mga collection na worth 100,000, 1 million, 'di ba? Hindi ka nakakaapak ng tao. It's them thinking na inaapakan mo sila dahil naiinggit sila sa iyo. 'Di ba? Hindi mo kasalanan 'yun. Wala masamang magkaroon ng collection na ganun kamahal. 'Di ba? Teka, sabi ganun ni Jess, anong tipo niyo po sa lalaki at Sheila? Correction, Jess. Wait lang. Gusto ko yung wife material ko. Correction ha, mali kasi yung tanong eh. Gusto ko yung wife material ko, yung supportive sa akin. Ayun. Yun nga, sinabi ko, gusto ko si katulad ni Cherry. Yun, si Cherry, si Hinata. Yun nga, ayoko ng nager, ayoko ng madaldal, ayoko ng matalak, ayoko ng tsundere, ayoko ng katulad ni Taiga. Basta ayoko yun, si Taiga Isaac ha, yung madaldal. Basta yun, ayoko ng katulad. Yun! Sipin mo si Hinata or si ano, si Cherry ng Cyber Violet saging totoong tao. Yun sila. Tapos pambata yung Tokusatsu, sabing ganun. Ay, yung Garo! Ano yun? Gor yun. Ay, yung mga Pakilamero at Pakilamera, sabi ni Iro. Ay, yung paasa pa yan. Sa tingin nyo ba maturity yan? Sabi ni Just, like it or not, dating araw na need mo din kasi iwanan ng hobby mo for the sake of others. Pero never mawala ang love mo for that hobby. Totoo yun, totoo rin yun. Pero diba, it is happier, mas maganda rin naman na, kasi there are still, may mga matatanda pa nga eh, until now, lolo na siya, pero nangongolekta pa rin siya ng memorabilia ni Elvis Presley. Matanda na siya, pero yung mga memorabilia ng Marvel, meron siya. Matanda na siya, pero mga collections niya ng DC, kompleto pa rin, gets niya yun. Kumbaga parang, isn't it good having a someone who will understand you? Tapos pares kayo ng ganung ano, ng hobby. Kasi even baka lolo, lola, may mga ganun pa rin collection eh. As long as that collection makes you sane. Diba? Hindi kasi biro mabuhay eh. If that collection will ease all your stress away, will make you happy, diba? Why not? Right? Oo, mali kasi yung tanong mo, Jess. Tama si Irmao. Something that you love versus something that you'd love even more, sabi nga ni Sir Jamie. Sa katalamunan ko. Mahilig po ba kayo sa tahimik lang na lalaki? Actually, Jess, kanina pa mali yung tanong mo. Kanina pa tanong mo, ayoko sa katulad ni Rei Ayanami. Ah. Si Rei Ayanami kasi masyadong tahimik naman yun. Isipin mo nga si Cherry ng Saber Mario sa kasi okay si Hinata yon para at least kilala natin lahat si Hinata si Narita Kun. Eh, 'di ba sweet niya? Tapos nagpa-click siya ng book para kay Naruto pero kung
trip din naman yung mahaba yung book, why not, di ba? Magiging supportive na lang ako kung gusto ni Hinata ng longer. Gets nyo, di ba? Isipin nyo, uwi kayo ng bahay, tapos ganun ka-sweet yung gagawa kayo ng bento, kunyari ni Hinata, o di ba? Ako mahihiya ako, hindi ako nalang gagawa ng bento. Hindi, kasi papasok ka sa ako na lang. O di ba? Ang cute. Ay, grabe. Totoo yun, bigla kay Hinata. Diba? May mga lolo nagkukulik pa ng magazine ng Marvel. Meron pa nga yung ano, yung sa yung ano bang comics yun? Yung sobrang mahal ng comics, yung umabot na ng $1 million yata, $4 million kapag umabot ng mint condition. Hindi ko na maalala kung tawag dun sa Marvel comics na yun. Basta di ko na maalala. Oh, diba? Action 51 ata yun? Oh, mahal na din yun. Sabi ni Aya, Dem, ano bang mapapala mo sa pangongolekto ng laruan or pagko-cosplay? Sabi ni Aya, me, kayo, anong papala nyo sa inuman session? Sa pagbabar? O talong-lalong napapala nyo sa pagpansin sa buhay na ibang tao? Tama! Tama, Aya! Burn! Ganda sagot ni Aya. Burn na burn. Sabi ka na ni Irma, okay lang naman, hindi magkapareho ng hobby. Ang mahalaga, respeto. Ayan. O yun, tama yun. Ito pa sinabi ni Irma, okay lang kasi there are some people na hindi na magkaiba ng interest. Yung isa mahilig sa tokusatsu, yung isa mahilig sa drama, let's say gano'n sa mga Pilipino drama. But as long as there is respect between the two of you, as long as you respect each other's boundary, as long as you are both supportive with one another, kahit yung isa tokusatsu fan, tapos yung isa fan na fan ng mga Pinoy drama, okay lang yun guys. Walang masama to. As long as hindi nyo babaso sa inyo isa't isa dahil ikaw nga, ito ko sa atsupan ka, isip bata eh. O kaya, ikaw nga, balik ka sa Pinoy drama, gusto mo yung mahirap, pinapahirapan yung mga mayaman, pinapahirapan yung mahirap. Ganun. Aya, 100 plus points sa langit. Tatawa kay Aya eh. Burn na burn. Pero seriously, ayoko ng babaeng talakera. Yan yung mga nakarelate sa akin dyan. Ayoko ng babaeng matalak. Yung... Yan. Basta yun, ayoko ng mga babaeng bungangera. Ano agad sa akin? Turn off agad sa akin ng babaeng bungangera. Gusto ko babaeng sweet. Sweet, malambing na. Sa ganun. Grabe. I'm so sorry to hear that, Aya, na naranasan mo. Na naranasan mo yung mga taong assholes na ginanun ka. Kasi nakakagalit yun sa totoo lang. Kasi ano eh, pares tayong anime fan, pares tayong tokusatsu fan. Tapos, makakarinig ako na yung fellow anime fan saka tokusatsu fan kung gaganyan. Nakakainis. Pares kaming cosplayer, diba? Kakainis yun. Tama sinabi ni Irma. Okay lang na magkaiba kayo ng interest as long as you respect each other. Ay, ganon. Kumbaga, ano yung Jex eh? Bonus na lang kapag same interest kayo eh. Bonus na lang yun. Pares kayong gamer. Pares kayong fan ng anime. Bonus na lang yun. Ano yun? Kumbaga, parang you almost, parang you hit the jackpot pag ganon. Pero I know some people na ano na nag-work pa rin naman kahit hindi sila magkasundo. Ay magka-pares ng interest. Oy. Wala ako diyan, Mr. X, nung pinuntahan mo doon. Love, tripan dito ako sa likod mo. Oy, hello kay Raven. Good evening. Thank you sa pag-like. Oy, asan ka na? Wala ako dyan. Ano ba gagawin mo? CR ka ba? Nasa harap pa ako. Diyok. Oh. Saan na yun? Oh! Saan na yun? Minarin ako yabag. Oy! Hello! I'm here! Thank you.
matanda pala yung pagki-caregiver mo, Aya. Grabe. Okay lang naman as long as gusto mo yung ginagawa mo. Kaso nga lang, kumbaga parang ayaw mo na nga yung ginagawa mo pagkatapos yung mga tao na kasama mo, assholes din towards sa'yo. Nakakainis yun, di ba? Hindi, seryoso, nakaka-trigger yung nakakabato. Namamasyal-masyal, hindi ako pinapansin ni Mr. X eh. Kailangan ko pang barilin sa face eh. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Kala ko mataya-taya eh. Ay, di ko pa alam yun, Irmao. Di ko pa napapanood yun. News ba yun? Saka ano lang. Nakabalita lang ba yun? Hindi pa ako nakakapanood ng news ngayon, Irmao eh. Check ko na lang. Caregiver, kailangan maikli yung hair. Kailangan pagupit. Grabe naman yun, Irmao. Grabe. Ninakawan nila. Tignan ko na lang sa news. Di pa kung saan nakakapanood eh. Kasi wala naman, pansin ko lang, kapag kayo yung type ng babae na gano'n, na katulad, ito dagdag ko lang ha, sorry. Kapag ikaw yung type ng babae na katulad ni Hinata, katulad ni Cherry, yung lalaki mismo yung maiiya sa yung gumawa ng kaloko. Kasi sobrang bite mo. Or sobrang sweet mo. Kumbaga parang, well, meron talaga mga taong asshole talaga. Pero seryoso, seriously. Yung lalaki na mismo yung maiiya yung gumawa ng gano'n siya. Ay, ganun din. May check din kayo ng ganun. Annual safety compliance. Ba't ganun? Bawal magpahaba ng buhok? Bawal magpahaba ng balbas? Ba't kaya bawal? Kasi diba, kung yun ang fashion statement ng tao. 15M. Buti ka mo nahuli agad. Grabe, no? Alam ko stealing is bad. Alam kong masama magnakaw. Kaso nga lang iisipin nyo, what push these people na magnakaw? Diba? Tapos yung pala, yung pamilya niya may sakit. Or ano, diba? Alam ko ba? Sabi ni ano ni Nelson, pero sabi nga nila, money change a person depende kung paano mo gamitin to sa kaso ng mga pulis. Nagpasilaw sila sa pere, kaya naman nila kitain yun, sayang lang sila. Totoo din yung sinabi ni Nelson na may mga ibang tao nga, mas mahirap pa kaysa sa'yo, pero they are doing an honest job. Pero ba't ikaw, nasilaw kayo sa pera, ba't kayo gagawa ng mali? Diba? Alin? May fit testing kami kanina para sa respirator, para sa hazardous chemicals. Need clean shave. Ah, kaya pala! Kaya pala ano? Parang naalala ko yung mga swimmer, example, yung mga sumasali ng Olympic competition, bawal lang may buhok sa kanila, kaya kailangan nila mag-ahit. Even their armpits, kailangan sila mag-ahit. Ayun. Yung pala yung reason.
Akala ko para ano. Kasi kung, kunyari, trip ng tamang pahaba ng band, tapos trip ng tamang pahaba ng hair, diba? Eh, kung yun ang gusto nilang fashion. Wait lang guys ah. Yon. Natuwanan nga daw ako ng mga kasama ko, mukha daw akong bata. Pero ito guys ha, yung pagpapahaba ng balbas ng isang lalaki, may mga lalaki na bagay sa kanilang mahaba yung balbas nila. May mga lalaki din na bagay sa kanila kapag clean looking sila. Pero pansin ko, ito pansin ko din, ang lalaki na clean shaven, nagmumukha silang mas bata. Pansin ko lang. Ah, para malinis daw tignan. I see. Ganun. Oo nga eh, sana okay na lahat eh. Basta wala lang magpasaway eh. Mabawas-bawas lang yung mga pasaway. Tangis ah. Sabi ni Jackson to, may nabawas na pasaway just a second ago. Ah, meron kasing tao na naghihimasok ng personal space eh. Hello kay Kenneth, thank you sa pag-share. Yung pinaliwanagan mo na, pinupush niya pa rin yung sarili niyang paniniwala. Ganun. Eh, hindi na magtotolerate ng mga ganun. Bastos na eh. Uy, hello kay Kenneth, thank you sa pag-drop by. Okay lang yung Kenneth, maraming salamat. Ako din eh, hindi ko na nga lang pinapatulan ay eh. Bastos lang eh. Okay lang mawala yun. Sinagot na nga kanina, pinipilit niya pa rin yung sarili niyang paniniwala. Oo nga eh, may sariling mundo eh. Wait lang guys, may check lang ako. Tama si Golden. Tama yan. Diba, kumbaga parang hirap-hirap ng mundo, you will find someone pa na nahihilain ka pababa. O
Oo nga eh, hindi ko naman siya kilala kung sino man siya. Hindi ko nga kilala yun eh. Ewan ko lang ba't napunta sa stream yun. Natawa sinabi ni Aya. Gusto ata na miscore kaya yung mga tanong niya pang sad boy. Natawa ako sa sad boy. Alam, kasi naglipa na yung mga sad boy. Wala yata utak. Buksan natin. Check natin, guys. Okay, guys. Since 6 minutes na lang din naman. Pampawala ng bad trip yun. Thank you po po yung bad trip, Jex. Yan, maraming salamat. Grabe. Thank you so much. Ayan pala, guys. Cut ko na muna yung stream dito. Kasi 6 minutes pa. Ano na rin naman, pa 2 hours na rin. Again, guys, sa mga nag-drop by po pala ulit. Ayan, sa mga nag-like, sa mga nag-share, sa mga naki-yoyo, sa mga nag-drop by. Thank you so much. Saka, ayan, see you ulit by tomorrow. Ayan. Have a good day po sa inyong lahat. Sinabi mo na nga mali yung tanong eh. Pinipilit pa rin. Masyadong pushy eh. Masyadong sad boy Aya eh, no? Yun na eh. Yung marami ata naging boyfriend bingo. Gago lang eh, no? Di nagagana mga sad boy na yun. Tapos sasabihin pa nila pasentud. Nako, JJ. Ibang-ibang level ata yan, Nelson. Yung mga ganyan. Yeah. So, again, guys. Have a good day. Bukat ko na po yung stream ko. Continue ko na lang by tomorrow. Ito nga pala, guys. Ito pala, ha. Announce ko lang. Yung sabi ni Eshang, yung collaboration namin ni Eshang, this coming December 23 po yun. Ayan, nagplano na kami ni Eshang. Tapos regarding sa mga sa topic pala nung Christmas special namin, wait ko na lang si Eshang for the updates or dun sa top. Antayin ko na lang yung ano niya. Antayin ko na lang yung ibibigay niyang topic para at least makapag-prepare. Ayun. Uy, thank you so much, Golden. Grabe, Santo. Thank you so much, Golden. Ayan, yun lang. Basta, this again, guys, December 23 ng, I think, either 8 p.m. or 9 p.m. yun. Yung collaboration namin ni Esha. Have a good date po sa inyong lahat. I hope hindi baduy kalabasan. Uy, maayos yun, ha. Yung last time namin ni Esha, maayos yun. Pero, again, guys, pasensya na ulit kayo. Yung last time na nag-collab kami ni Eshang, kung bakit kami na late, kasalanan ko lahat yon. Kasi, hindi ako naka-ano on time. Hindi ako naka... Nagka-problema ako dun sa... What do you call this? Dun sa Streamlabs ko. Kasi ayaw mag-play. Basta may problema. Pero yun nga, guys. Nagka-problema kasi ako sa Streamlabs ko nun. Hindi ako makapag-stream. So, yun. He's trying to bait her to answer something. Good thing he got nook. Oo nga, Sir Jimmy, eh. Ayan. Okay na yun, nanduk na yun. Ayan. Good night, guys.